Hello Aquarius! Welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon ay patungkol sa situation, solution, at outcome ng relationship mo. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. Ang bilis naman lumabas ng mga cards mo, tatlo agad. Ito yung situation mo. The Temperance in reverse, Four of Wands, upright, at Four of Cups in reverse. Ipinapakita ng mga cards na yung sitwasyon mo ngayon ay nagkakaroon ng problema sa behavior at action. Yon ay dahil sa kawalan ng balanse at poor timing. Ipinapaunawa ng mga cards na kailangan kung ano man yung mahirap na sitwasyon or negative situation na napagdadaanan mo ay kailangan mong matutunan para hindi na ito muling maulit sa present. At saka huwag kang mawala ng pag-asa, maniwala at magtiwala na ang buhay ay bubuti rin. At saka ang ilan sa inyo, naiisip mo yung family mo. At saka ang ilan sa inyo, gusto mong magkaroon ka ng sariling bahay. Kung hindi mo man naiisip ngayon, maybe in the future. Itong mga cards mo ay positive. May mga bagay lang na kailangan kang maunawaan. Nasa situation pa lang tayo, pero sinasabi ng mga cards na hindi mo kailangan mag-worry dahil may magandang future ka sa outcome. At ang ilan naman sa inyo, magiging maganda ang takbo ng outcome kung nakokontrol mo yung behavior mo. O pinaplano or iniisip ang bawat aksyon na ginagawa mo. Pagdating naman sa relationship, yung person mo mas lalong lumalakas ang loob, lalo na kapag nasa tabi ka niya. Kasi ang ilan sa inyo, ang person mo, ang tingin niya sa'yo ay pang long-term relationship. Kumbaga itong person mo ay seryoso sa relationship niyo. At ang ilang nasa relationship, yung person mo gusto niya mag-settle down na, kumbaga magkaroon ng pamilya. At yung katangian na hinahanap niya ay nasa iyo. At sa mga single naman, may person na mamimit ka na seryoso sa relationship. At itong person na ito, gusto niya talaga yung magkaroon na ng pamilya. At kung hindi ka open para sa long-term relationship, ay sabihin mo sa person na ito. Or itry mo muna. At may ilang person din na seryoso sa relationship, gusto ng long-term. Pero pagdating sa kasal, hindi pa siya ready sa ganun. Tinutulungan ka ng universe sa sitwasyon sa buhay mo, kaya lang hindi mo ito napapansin. Kaya ang ilan sa inyo may sitwasyon na nauulit sa buhay mo. Ito naman ang solution, ang Knight of Coins in reverse, Ace of Coins upright, at Ace of Wands upright. Ang ilan sa inyo, ipinapakita ng mga cards na nakadalawang card ka na sa paglilipat o kaya pagbili ng bahay. At saka ang ilan sa inyo, yung business mo, pinapalawak mo. At saka ang ilan naman, bumibili ka ng mga gamit para sa business. Wala pa tayo sa future pero ipinapakita na ng mga cards na ang ilan sa inyo ay magkakaroon ng office dahil sa business. Ipinapakita rin ng mga cards mo na ang ilan sa inyo ay meron kang bagay o pattern na inuulit sa buhay mo at ito yung nagpapatrap sa iyo. Ang suggestion ng mga cards ay sumubok ka naman ng ibang paraan para walang pattern sa buhay mo na nauulit. Dahil na rin sa pattern or routine na nauulit, nagkakaroon ng pagkawalang gana sa work, relationship man, or personal na buhay. Ang advice sa'yo ng mga cards ay huwag kang tumingin sa perfection kasi magiging negative ang daloy ng buhay mo. Sa mga single, sa ngayon, hindi pa ito yung best time para makahanap ka ng relationship. At ang advice ng mga cards para sa nasa relationship,
kailangan ng patuloy na communication sa person para ma-maintain hanggang future ang relationship na pinapangarap mo. Ang advice sa'yo ng mga cards ay mas mag-pay attention ka sa ngayon at ang swerte ay nasa kamay mo. At saka guys, ang advice ng mga cards para magkaroon ng solusyon ang problema mo ay magtiwala ka sa Diyos. Kasi yung mga nangyayaring negatibo sa'yo ngayon ay parte ng plano ng Diyos sa'yo para mabalanse ang buhay mo. At saka ang ilan sa inyo na single, ipinapakita ng cards na ito na may potential person na malapit lang sa'yo. Maybe ikaw ito na humahanga sa person na iyon. Ikaw na lang yung magbaliktad ng sitwasyon. At saka ipinapakita rin na ipakita mo sa person na ito yung pagkagusto mo sa kanya. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, positive itong mga cards na nagsasabing magkakaroon ng next level ang relationship mo sa person mo. Ipinapakita pa rin sa mga nasa relationship na magkakaroon ng new beginning at committed relationship. At ang ilan naman sa inyo ay nasa magandang kondisyon pagdating sa health, basta ipagpatuloy lang yung sapat na pahinga at tamang diet. Ito naman ang cards mo para sa outcome. Queen of Coins upright, Seven of Cups upright, at King of Cups upright. Ipinapakita ng mga cards na ipagpatuloy mo lang yung magaganda mong plano sa buhay. Kasi dito sa outcome ng mga cards mo, ipinapakita yung abundance at opportunity na magsisimulang mangyari sa buhay mo. At kapag dumating ang oportunidad na ito, piliin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Pero syempre, sa mga choices o opportunity na darating, hindi naman lahat yon ay mabibigyan mo na atensyon. At syempre, maging totoo sa kung ano yung napagdesisyonan mo. Pero syempre, may mga pagkakataon na panghihinayangan ka, pero hindi mo to kailangan dibdibin. At ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, ipinapakita ng mga cards na mas mangingibabaw yung emotion or feelings mo pagdating sa tamang desisyon. Dito sa outcome mo, nagkakaroon ng balanse. Kahit na pinili mo yung emotion, yung feeling na yon ang mas makakatulong pa sa takbo ng buhay mo. Dahil nga mas nangingibabaw sa iyo ang emotion, mas magiging inspired ka. At ikaw yung magpapasok ng positive sa family or sa career mo. At saka ang ilan sa inyo ipinapakita na ang relationship ay nasa healthy relationship. Merong good times at understanding. At saka sa mga single, ipinapakita ng mga cards na huwag mo masyado ipakita sa person na nagugustuhan mo na gustong-gusto mo magkaroon ng relasyon sa kanya. Kasi marami kang katangian na magugustuhan ng potential partner mo. At sa ilang single naman, darating ang person na para sa'yo soon. Pagdating naman sa career, sa outcome, magiging stable ang business at yung trabaho ay may magandang kita. At ang ilan sa inyo, ipinapakita ng mga cards na magkakaroon ka ng tamang decision na makakatulong sa'yo sa future. At sa career, para magkaroon ng magandang teamwork, kailangan maging fair at maging responsable. At saka dito sa outcome, ipinapakita na malakas yung talas ng pag-iisip mo. At magagamit mo ito sa pagkakaroon ng desisyon. At saka nakadalawang card ka na may older person na tutulong sa'yo pagdating sa health mo or career. Kasi ipinapakita dito sa mga cards mo na yung older person na yun ay may malaking tulong sa'yo sa pagkakaroon ng desisyon or idea. At ang advice pa ng mga cards ay maging kalma at saka humingi ng tulong para sa advice kung kinakailangan. Nine of Swords in Reverse. Ito naman yung bottom of the deck. Itong card na ito ay positive na ang ibig sabihin ay nagsisimula ka ng makawala sa mga negatibong naiisip mo or negatibong pattern na nangyayari sa buhay mo. At saka ang ilan sa inyo, naiisip mo na katapusan na ng mundo mo kasi
hindi maganda yung takbo ng buhay mo. Pero itong card na ito ang nagsasabi na makikita mo na yung liwanag sa tamang direksyon ng buhay mo. Magkakaroon ng recovery at healing. Kumbaga, the worst is over. At saka ang ilang Aquarius, ang suggestion ng mga cards kung tingin mo, yung person mo ay hindi honest sa'yo, kailangan mo siyang kausapin. Ipinapaunawa din sa'yo na huwag kang masyadong padala sa mga nasa isip mo lang, yung wala kang ebidensya, kasi ito lang yung magpapalala sa sitwasyon mo. Maging kalma kasi yung moment na yan ay lilipas din at maaayos niyo muli ang relationship niyo na nasira. Marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka, dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito naman ang advice ng Mystical Cards sa iyo. Nakatatlong card ka agad tayo kaya kukunin ko na ito. Ito ang unang card, Inspiration. A wave of inspiration and a stream of beautiful ideas are about to enter your aura. It is important that you trust your intuition at this time. Pay attention to unusual thoughts that come to your mind. And do not discount your imagination. Many wonderful ideas which have served humanity were initially scoffed at or ridiculed. We, your guardian angels, will help you discover ways to apply your ideas and manifest new realities for your life. Oneness, someone you clearly miss is forever present in your heart. Remember, dearest one, that even though there has been a physical parting, spiritually, those we love never leave us. Creation is eternal. Nothing is ever truly missing, for all is interconnected and ultimately one. Encouragement. Your love is invaluable to the earth and to those around you. Even though you may not always see the positive effect your love has on others, trust for it does. Each time you offer love through a loving gesture, thought, or word, you plant a seed of love, and love always generates more love. Trust and continue your loving work. Alamin naman natin ang angel number mo. 666. You're worried about some aspect of your life and have been thinking negatively. 888. Abundance and all good things are coming your way. 8888. Everything will happen for you all of a sudden and you will be thankful you didn't give up. Blessings are coming. Type 8888 if you believe.